Magandang araw po. Maraming nagtatanong sa akin, ano ba ang Sa pagpasok ng COVID, ang lahat ng school at review centers ay natigil. Liban lang, of course, sa Padilla Review Center. Ang lahat ay nag-migrate sa online. Iba-ibang pakulo, iba-ibang style, ang mga estudyante sa pagpili, lalong nalito, lalong naguluhan. Pero para bigyan kayo ng mas clear idea on how we do it actual in our online review, we created this channel para nakikita nyo ano talaga ang mangyayari, paano namin ginagawa sa loob ng Padilla Review Center Online. All links are found below this video. But before we begin with our discussion today, please don't forget to visit and to also like our FB page, Padilla Review Center. Nasa baba po ang link. Subscribe na rin po kayo dito sa YouTube channel namin. Huwag niyong kalilimutang i-click ang notification bell, choose all para lagi po kayong updated and notified sa lahat ng post namin para po sa inyong lahat ng nagre-review ito at nag-aaral ng engineering. Pati po yung mga BS math, lahat po nang nagte-take ng math. Pero hindi po limited sa math, buong civil engineering specifically ang didiscuss namin kasama po yung ibang subjects sa ibang engineering, mga common subjects like mechanics and strength. So, kung may mga request po kayo na problem, ipadala lang po dito sa YouTube channel namin and then i-shoutout po namin yung kung kanino nanggaling yung problem na yon and hindi lang i-shoutout, isosolve po namin. Magandang araw po! Maraming nagtatanong sa akin, ano ba ang pinaka-highly most recommended calculator na gamitin ngayon sa board exam? Yan po ang sasagutin natin ng maliwanag na maliwanag ngayong araw na ito. Ano nga ba ang mas magandang gamitin? Ang pinaka-advisable. This year, naglabas po ng updated list ang PRC ng allowed calculator specifically for civil engineering. So, nadama yung ibang engineering. So, ang mga list na yan ay nandito po. So kung pagmamasdan nyo yung mga list na yan, ang pinaka top natin na gusto nating nandun sa calculator yung ShipSolve. And between Canon and Casio, ang pinaka top list na merong ShipSolve at merong integral differentiation, yung Canon 789 SGA or Casio FX991MS. Between these two, alin ang mas magandang gamitin? Alin ang mas magandang bilin? So, kung price-wise, pag ang pag-uusapan po natin price, this Casio is cheaper, no? So, this is cheaper by less than 100 pesos. Okay? So, in terms of price, mas mura ng konti ito. Ngayon, ano pa yung common sa kanila? Itong lahat ng function na to, integral, differentiation, calc, or calculation, ShipSolve, stat, complex, vector, distribution, matrix, equation solver, lahat yan, parehas lang silang meron. So, pareha sila dyan sa mga functions na yan. Okay? Kahit i-check nyo po yung Canon at yung ating Casio 991MS second edition. Okay po? Merong mas mura na Casio FX991MS, yung original, pero parehas lang halo sila. Mas mura yung cost na nasa 100 pesos ang difference ng 991MS second edition. This one is second edition. Yung 991MS is the first edition. No? Mas mura yun ng 100 pesos. Okay. Now, so parehas lang silang meron. Ano ang advantage ng Casio dito sa Canon? Isa lang. Bukod sa presyo, ang isang advantage yung speed. Ito is faster sa calculation ng ShipSolve. This is faster by few seconds. So yung faster ng few seconds, halimbawa 7 seconds or 5 seconds or 8 seconds, it doesn't matter anymore, diba? So hindi naman masyadong matagal yung paghihintay ng 7 seconds para sa pag-solve. So, hindi masyadong material to.
Okay? Ngayon, dito bale, in terms of almost a lot, yung canon, pag-aralan natin versus Casio. Sa equation solver, yung mode equation, itong ating Casio, hanggang 3 unknowns. Ang advantage ngayon nito is etong canon up to 4 unknowns. Mas advanced ng isang level, malaking bagay yung 1 unknown na additional. Diba? Okay. Now, one more thing. Itong Casio, sa equation solver, halimbawa 1 unknown, diba may degree? Itong Casio kayang mag-solve hanggang 3rd degree. Or yung tinatawag na cubic equation hanggang x cube. Pero etong canon, kaya nitong mag-solve hanggang 4th degree or yung tinatawag na quartic equation hanggang x to the 4th. Kuha? So, kaya niyang mag-solve mas marami yung canon kesa sa Casio. So, when it comes to equation solver, advantage to. So, na-offset niya yung speed. Sa speed, advantage to. You get it? Okay. Now, when it comes to matrix, itong Casio hanggang 3x3 matrix. So, dito hanggang 4x4 matrix. Lamang pa rin to. Kuha niyo? Maliwanag. Okay. Now, merong isang function na wala dito sa Casio na nasa canon, yung mode table. Itong ating Casio, wala to. None. Ito, meron siyang mode table. Now, importante ba yung mode table? Isa sa mga series na susunod dito, yung paggamit ng mode table sa maxima, minima. Okay? So, I devise that method para kung nakalimutan mo yung differentiation or kahit natanda mo yung differentiation mo, mas madaling gamitin yung mode table. So, when it comes to this function, nandyan yung canon. Talo to. Okay? Now, pagdating naman sa display, mas advantage yung canon kesa sa Casio. Kasi ito, two-liner, and linear display. Ito is four-liner. Okay? Kung pagmamasdan nyo dito, mas malaki, mas mahaba yung screen ng Canon. Ito is para four lines yung display niya. Samantalang itong Casio, mas maliit yung display niya, no? Pag pinagmasdan nyo, mas maigsi, two-liner lang yung sa Casio. Kuha niya? Okay. So, sa display, mas maganda itong Canon kesa sa Casio. Ngayon, sa user-friendly, ito kasi notebook display. I know most of you ang inabot kayo ng kasikata ng Casio FX991ES and ES Plus. Or lately, the last 2 years, yung mga magbo-board exam, dahil before na-allow pa yung FX991MS o yung 570ES. Okay pa yon. Halos pare-parehas yon. So, kung kayo familiar gumamit ng Casio FX991ES or ES Plus or 570ES, then, ang parang ganon between the two, mas mukhang ganon yung Canon kesa sa Casio. So, kung familiar kayo doon, this would be an advantage. So, this is notebook display and ito, linear display. Anong ibig sabihin? Halimbawa, integral. Let us say for simplicity, paano mong ipapasok yung integral of x squared from 0 to 1? Ganito. Dito sa Casio FX991MS, integral, pag press mo ng integral key, may parenthesis agad yan. So, pasok mo, x squared. So, kung ito na yung function mo, then, comma. Ipasok mo ngayon yung limit, 0, then comma, upper limit, 1. Ganito ang pag-integrate niyan. Kuha niya? Maliwanag.
So, dito, ang pagpasok niyan, pag-press mo nung integral, kung paano yung nakikita sa mga libro, ganun yung display. So, pasok mo lang dito yung x squared, okay? Meron yan ditong dx, pasok mo yung x squared, then press the down key. Pag-press mo ng down key, pupunta siya dito 0 equals, then press the up key, pasok mo dito 1, then press equals. Kung paano siyang nasa libro, ganun mo makikita, ganun mo i-input yung ating equation. So, mas madali ito. You get it? So, sa display and user-friendly, mas okay yung Canon. Kuha niya? Maliwanag. Ngayon, may isa pang function na wala ang Casio na meron yung Canon. Yung summation function. Yung summation function, I'm not referring to summation of raw data, kundi summation function ng equation. Ito pwedeng alternative kasi to sa arithmetic progression, sa infinite probabilities. So, pwede nating gamitin to. So, wala nito itong model na to ng Canon, meron yung iba, pero hindi allowed, wala sa list. So, ito is none. Ito, yes, meron. Okay? So, sa dalawang bagay lang nakalamang ang Casio 991. By the way, wala akong commission sa Canon, ha? Okay? So, hindi ako dealer ng Canon. Okay? Alright? Although, may mga review centers binibigyan ng special discount para sa pag-deal ng Canon. Pero, medyo mahirap kasi ngayon yung delivery. Kaibigan ko man yung pinaka-distributor ng Canon and also ng Casio. Okay? Kaya lang, syempre, advice sa student, alin yung mas maganda kahit kaibigan ko sila parehas and kahit na yung Casio nakasama ko ng medyo matagal na rin panahon dahil yung Canon bago lang ulit pumasok sa engineering calculator, no? So, kahit na kaibigan ko sila, ang tanong is, sino yung mas advisable sa mga estudyante? Yun lang yung purpose ko po, no? Wala talagang specific endorsement, kundi ina-assess lang natin sino yung mas magandang gamitin. Kasi nagtatanong po kayo, sinasagot natin. Okay? So, dalawa lang yung pinaka lumamang yung Casio dito, saka sa price. Pero yung price, less than 100. Yung speed, lamang lang ng few negligible seconds. No? So, baliwala yung advantage nito kesa dito. So, yung tanong nyo na alin ang mas magandang gamitin? Yung Canon 789 SGA ba? O eto? I recommend yung Canon F789 SGA po. Okay? Mag-iingat lang po kayo sa pag-order online. Marami pong nagkalat, naglipana na sa picture, yung case, tama yung nakalagay, pero ang loob, hindi po genuine. So, siguraduhin nyo lang yung seller na siya ay legitimate. By the way, inaanyayahan ko po kayo na mag-attend po ng intensive training namin, Calculator Tricks and Techniques and Learning to Use the Canon 789 SGA para mas matuto po kayo ng malalim at mas malawak kung paanong i-maximize yung power ng calculator nyo. Pwede rin nga po pala kayong umorder sa Lazada nitong libro na to. This is our best selling now, Calculator Tricks and Techniques. Ito po ang kauna-unahang libro na may ganitong title and ganitong klase ng libro na naka-copyright sa Philippine Copyright Office. So, pwede nyo order nyo po to sa Lazada. Just search our store, Perfecto Padilla Books, and then everything will follow naturally. Pwede rin po kayong bumili nito sa store namin, sa merchant store namin, sa page namin. Go to our page. Nandun po, pwede kayong umorder ng diretso po sa amin. Parehas lang po yung presyo, no? Magkakaiba lang ng konti sa charges na dinadagdag ng kung sino yung magde-deliver. Okay? Yung training nga po pala, it's a 2.5 months intensive training, Calculator Tricks and Techniques and the Use of Canon 789 SGA. In one, 1,500 po ang tuition fee, 3 times a week po yung upload. So, matututo po kayo talaga, no? So, marami kayong makikita na pwede palang gawin na hindi nyo akalain na pwede pala yon. So, yan po. Pero, kung mag-i-enroll po kayo, by the way, magsisimula po yan ng December 1. So, kung mag-i-enroll po kayo, meron po kayong
50% discount. Meaning, imbis na 1,5, 750 po ang babayaran nyo. Isipin nyo po, 750, pambili lang yan ng popcorn. No po? So, 750 lang, ang dami sobra na matututuhan nyo, 3 times a week upload, exclusive group, tapos po, may mga questions kayo, pwede kayo magtanong, and then, sasagutin ko po. No po? So, yan lang po. So, makita-kita po tayo. Pero, etong series ko po, na tungkol sa Canon 789 SGA, tuloy pa rin po ito. So, ako po si Engineer Perfecto Padilla, nagsasabi, basta kaya ko, kaya mo. Basta magkasama lang tayo. So, subscribe to this channel. Like our FB page. So, don't forget to click the notification bell. Choose all para lagi po kayong updated. So, sige po. Kita-kita po tayo.